Hunter x Hunter episode 45. Gusto kong makuha ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan para maibalik ang mga kaluluwa na naggugulo dito sa lupa kung saan ang lugar na dapat nilang paglalagay. Meron din akong kliyente na ang gusto ay mga baguhan. Mas mababa ka pa sa isang baguhan. Nasa itsura mo. Anong sabi mo? Meron ka bang nakikita na nandito sa aking likuran? Wala ka nakikita, no? Bumalik ka na lang dito kapag kaya mo na makita yon. Isa yon sa kondisyon na hinahanap namin. Noong panahon yun, para akong isang bagong malalakbay na mayroong pasaporte pero hindi naman pala marunong bumili ng tiket. Yun ay dahil wala pa akong nalalaman tungkol sa lihim ng mundo. Wala pa akong alam tungkol sa kapangyarihan ng men. Ikaw ay nagmula sa pagbubunga. Ikaw ang tipo na magaling magpakita ng kakayahan. Pagbubunga? Teka, bakit malungkot ka? Ang gusto ko kasi ay magmula sa pagpapalakas. Wala na tayong magagawa dyan dahil yan ang tinadhana sa'yo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang mamili. Harapin mo ang katotohanan. Kahit anong mangyari, ay kailangan mo yung hanapin dahil yun lang ang iyong magagawa. Paano? Kailangan mo na maghanda para sa pag-aaral ng Hatsu. Normal lang na malaman mo yan sa loob ng isang buwan. Dahil sa iyong kalaman bata, kailangan mong gumugol ng sapat na panahon para may sakatuparan ang 100% ng kakayahan sa pagbubunga. Siya nga pala, nakapasa ka na kurapi ka sa lihim ng pagsusulit. Lihim ng pagsusulit? Oo. Kapag natutunan mong nen, pasado ka na sa lihim ng pagsusulit ng asosasyon. Ito na ang pagtatapos ng Hunter exam. Magagawa mo na ang gusto mo. Hindi maaari ang gusto kong makamit ay hindi lang ang lakas ng isang hunter. Kung di ang kapangyarihan lumaban ng mag-isa. Ano? Kapangyarihan? Gusto ko nang makuha ang kapangyarihan. Yun ang dahilan kung bakit kailangan kong matutunan ang pagpapalakas na kakayahan ng Nen. Imposible yun. Kahit ano pang gawin mo ay hindi ka mabibigil sa pagpapalakas. Pagkakahati-hati na maaaring gawin ng iyong pinagmulan. Kahit kaano ka pa kabilis matuto, hindi ka pa rin magiging magaling sa isang abilidad na hindi talaga nagmula sa'yo. Kung ang isino ay hindi angkop sa pagkatao mo, talong bababa ang porsyento. Bakit wala sa pagpapakadalubhasa? Dahil ang pagpapakadalubhasa ay isang bagay na kahit kailan ay hindi mo maaaring matutunan. Isa iyong mahalagang kakayahan na itinaguyod ng isang espesyal na kapaligiran kung saan lumaki ang isang tao. Yan ang dahilan kung bakit siya nakapwesto sa ibaba. At ang pagbubunga at pagkontrol ay nakalagay naman dito sa kanyang taas. Maaari mapagbuti mo ang alinman sa dalawang kakayahan pagdating ng tamang panahon. Dahil doon, meron ka ng tsansa ang kapangyarihang lumabang mag-isa. Dahil doon, ang kagustuhan mong matutunan ng abilidad sa pagpapalakas ay magiging tama. Ang kakayahang magmula sa pagpapalakas ay gumagana sa pag-atake, depensa at pagpapagaling ng kahit na anong karamdaman. Kaya lang, ang katulad mong nagmula sa pagbubunga ay kalahati lamang ng pagpapalakas ang maaaring matutunan.
Iyon ang katotohanan. Wala ka nang magagawa. Ang estilo ng pagpapalakas ay masasabi nating parang dagdag bawas. Halimbawa, kung ang makakaharap mo ay nagmula sa pagpapalakas at napuunan niya ang 100% ng kanyang kapangyarihan, at kung sakali mang ibubuhos niya ang 100% ng kanyang kakayahan sa gagawin niyong pagsugod, ang kalalabasan ay ganito. Kung pag-uusapan natin ang iyong nen, ang physical mong lakas ay aabot lamang sa 60%. Ibig sabihin, kahit masanggamo ang kanyang atake, 40% pa rin ang pinsalang matatanggap mo. Mahirap manalo. Siyempre, yan ang pinakamadaling paliwanag. Ang physical na lakas ay depende sa tao at depende rin sa kanyang kondisyon. Masasabi rin nating malaki ang kinalaman ng sitwasyon at lugar ng paglalabanan. Kapag nen ang pinag-uusapan, magiging komplikado ang lahat. Kasiglahan, kasamaan, kalungkutan, galit, hilakbot, kasiyahan, kahihiyan at resolusyon, ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa isa't isa. May kinalaman sa nen. Kung tungkol sa laban ng pag-uusapan, hindi lahat nagdudulot ng kabutihan. Kung gagamitin mong yung physical na lakas lang higit sa iyong abilidad, mahihirapan kang kontrolin ang sarili mo. Pwede mong ikamatay. Kung gusto mong manalo, dapat ay hindi nagbabago ang iyong lakas. Kung sakaling mapapanatili ko ang aking kapangyarihan, may posibilidad pa akong manalo sa laban kung ang makakaharap ko ay isang dalubhasa na nagmula sa pagpapalakas. Isang tanong, mayroong matalas sa espada. Makakaya niya bang umiwan na mag-isa? Hindi. Ang dahilan? Dahil kailangan muna siyang gamitin ng isang tao para makahiwa. Kahit maging dalubhasa ang isang tao sa kapangyarihan ng pagpapabunga, meron pa rin siyang hindi kayang tuparin. Ang mahusay na espada ay malalim kung umiwa. Pwede mo yung gawin. Pero kung panglaban lang ang gusto mo, maaari ka na lang bumili para hindi masayang yung lakas. Ang iyong kapangyarihan ay hindi ordinaryo para matimbang ang laban. Pero kung babagay ito sa kondisyon, posibleng makagawa ka ng isang malakas na puwersa. Ano, Kurapika, napag-isipan mo na ba ang sagot sa tinatanong ko kanina? Ang sagot sa tanong ay oo. Pwede rin hindi, dahil kailangan mo munang umisip ng paraan. Bago ka lumaban, pag hindi mo ginawa yon, matatalo ka. Dahil yung kapangyarihan ay kailangan mo munang pag-aralan para magamit mo sa pakikipaglaban. Kurapika, ano ba binabalak mo sa iyong kapangyarihan? Excuse me. Pwede ba ako maupo? Maraming salamat, Malayan. Sana ngayon patutunguhan, bata. Kailangan ko bang sagutin ang tinatanong mong yan? Hindi. Pero hindi pa't nakakainip kung wala kang makakausap sa napakahabang biyahe. Nagkataon lang na pareho ang ating napiling kwarto. Hindi kaya parehong lugar na ating pupuntahan, ha? Hindi. Hindi ko kailangan ng makakausap. Ang kailangan ko ay lakas ng pag-iisip at paraan para makuha ang kapangyarihan ng pagpapalakas. Yun lang. Kadena? Oo. Oh, pinili ko ang kadena. Ito ang unang pumasok sa aking isip. Yung una kong marinig ang kapangyarihan ng pagpapabunga. Ang kadena? Nagulat ako. Ano naman ang dahilan? Siguro'y dahil masyado ng maraming walang puso ang nakawala sa impyerno at nagpupumilit na maghasik ng lagim dito. Ganun ba? Nakakapagtaka. Pero bakit para yata ikaw lang ang nakakaisip ng mga bagay na katulad niyan? Anong karapatan mong malaman ang lahat? Teka! As! Sandali lang! Makinig ka! Ako ang iyong master! Kaya kailangan mo akong respetuhin! Sandali! Nagsasalita pa ako! Ano ba? Kulit mo! Hindi mo maintindihan. Walang sino man ang makakaintindi. Kaya ako ay... Apo, pasok kayo. Salamat. Ano pang tinitingin mo dyan? Hindi ba't kailangan ko ipakita ang license card? Hindi mo ba ito susuriin? Salamat.
ang nasa isip mo'y paghihigante. Tatanungin mo ako kung bakit ko alam. Nararamdaman ko. Yun ay dahil ako ang iyong master, Kurapika. Huwag mo na lang ituloy. Magiging miserable lang ang buhay mo. Para kang paru-paro na nagpupumiglas para makawala sa sapot ng gagamba na kung tawagin ay paghihiganti. Yata nang narinig ko. Ang malungkot na tanong na nagmumula sa katena ay para may daladalang sama ng loob na matagal nang kinikimkim. Pasensya na! Naakit ako sa tanong dahil sa papasin ko. Sige lang, magbasa ka lang. Huwag mo akong pansinin. Mo'y hindi isang simple at madaling mahika. Kailangan mo munang palabasin ang enerhiya ng aura sa loob ng iyong katawan at gamitin ang lakas ng iyong pag-iisip. Madali mo lang magagawa yun, Kurapika, kung aalisin mo lahat ng bagay na gumugulo sa utak mo. Nakikita ko malapit nang lumabas ang iyong kapangyarihan. Pero nakikita ko na hindi yun madali. Para magawa mo ang gusto mong mangyari, kailangan mo ng konsentrasyon at imahinasyon. Ay nako, siguro hindi ko na kailangan ipaalala pa sa iyo ang lahat. Alam ko rin namang hindi mo ako pakikinggan. Basta itong tatandaan mo, huwag kang magmadali sa lahat ng iyong gagawin. Sige, nandito lang ako. Dahil may responsibilidad ako bilang master mo. Sabihin mo lang kung ayaw mo na akong makasama. Nagsisimula na yata umulan. Hindi ba't nakakalungkot kapag umuulan sa gabi? Bawi ka na kahit papano. Minsan kailangan mo talaga ng konsentrasyon pero dapat mong limitahan. Kapag sinira mo ang sarili mo, baka hindi mo na magawang maligante. Hindi mo talaga maintindihan. Para may paghigantihan ng tribo, sumali ka sa pagsusulit at gusto mo maging isang blacklist hunter. Nalaman ko impormasyong yan mula sa Hunter Association. Yun ang misyon na titirang buhay, tama ba ako? Masyado na talaga maraming bagay akong hindi naintindihan. Imposible yung magawa ang hindi nasisirang kadena.
Pero merong isang paraan para makagawa ng halos katulad ng gusto mo. Sigurado ka? Sabihin mo anong dapat kong gawin, Master! Ibang klase na to. Kung di ko pa sinabi, hindi pa ako tatawaging Master. Master! Oo na. May pagsasamahin kang dalawa. Gagawa ka ng tuntunin at sumumpang tutuparin mo yon. Kung mahigpit na tuntunin ang gagawin mo, siguradong mas malakas ang kapangyarihan na mapapasayo. Ito ang katangian ng Nen na wala ang iba. Alalahanin mong nakataya dito ang iyong determinasyon at saga para mapalakas mo iyong kapangyarihan. Sa palagay ko, naiintindihan mo na ako. Makakayang pampalakasin na nagliliham na apoy o kaya parang daga na susuguri ng pusa kapag wala nang matatakbuhan. Gumawa ka ng tuntunin para sa iyong kadena kung kaya mong tuparin. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Masyadong delikadong gagawin mong taktika. Maaari mong ihambing sa isang kutsilyong dalawang talim kung sisira ka sa iyong pangako. Maaaring mawala sa iyo ang kapangyarihan ng Nen. Sila ang habol nila yung license card. Mga ani na tao. Hindi sila kinakabahan kaya siguradong matagal na nilang ginagawang ganitong bagay. Mga anim na tao. Nagpapasalamat ako sa iyong babala. Ngayon ay alam ko na kung ilan sila. Huwag kang mag-alala. Hindi ka madadama. Sigurado yan. Lang ay mahuli ang mga miyembro ng Spider at mabawi ang mga pulang mata na kinuha nila sa akin mga kasamahan. Gagamitin kong kadena para hindi sila makawala. Sila lang ang magiging target ko. Gagamitin mo lang ang kadena niya para sa iyong target? Kapang hihinayang naman. Huwag kang apurado. Yun pa lang ang una kong kondisyon. Kung ganon, anong tutunin ang gagawin mo? Isinusumpa ako. Gaya ng sinabi mo kanina. Ano? Hindi sila kinakabahan dahil matagal na nilang ginagawa ang bagay na ito. Sila yung mga profesional. Dahil sa'yo, napag-isipan ko agad kung anong dapat kong gawin. Salamat. Wala nga naman yan, bata. Nakapasa ka na. Pinahanga mo ko. Namaster mo ko agad ang kapangyarihan ng Nen sa loob lang ng kalahating taon. Naalala mo ko? Medyo lang, bata. Hindi kasi ako masyadong nagkakaroon ng bisita. Isang customer lang ang pumunta dito mula nang dumaan ka. Siguro ay nahihirapan silang hanapin. O kaya naman ay tinabangan na sila dahil sa itsura ng lugar. Teka, anong klase ng kliyente ang hinahanap mo? Ang gusto ko ay isang tao na merong malakas na koneksyon doon sa gaganaping subastahan sa York New City. Kahit na anong trabaho, basta sabihin mo lang. Ang kliyente konektado doon sa subastahan ay masyado maraming hinihinging kondisyon. Ewan ko lang kung makukuha ka dahil ito pa lang ang una mong proyekto. Meron ditong tatlo. Tamang-tama, ang kailangan mo lang ay sumagot sa interview kahit wala ka pang karanasan. Lahat silang tatlo ay kailangan ng tagapagbantay sa kanilang tabi. Ano, sinong gusto mo? Eto, maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa isang nakakatuwang biyayang kasabay ka. Hindi nga pala nakakainip kapag meron kang kasama. Hindi nakakainip pag may kasama. Sige, paalam na sa'yo. Nararamdaman ko magkikita pa tayong muli. Ibinubulong sa akin ang ihit ng hangin. Ipagpapatuloy ko ang laban. Hindi na ako hingi ng tulong kanino man. Wala na akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko.